is for Waiter Surprise. Tapos itapos yung kinay yung ganyan, kinay yung pangkas ng sprinkles, right? Pag isa, e pag tinanong na mga lumas na nerve, sa lalo. Facial, okay? So if you have here the part of yan, ang facial nerve, think of the number 7, siya yung magsusupply sa mga masa sa mukha na magpapadalaw sa mukha, including frontalis and occipitalis, right? Pero yung dumaan dito sa paratiglan, you have 5 terminal branches. Unang-una, temporal, siya kung susunod dyan. Frontalis. Okay, and then you have here, cymatic, partly, ang bawa, ang auricularis. Okay, and then you have here, pupil, so you spread the muscles there. This one is mandibular. And you have here cervical, and this is supplying the only muscle, superficial fascia in the neck, and that is platysma. Okay, so nerve supply is what? Facial. Okay, so what do you see here? You have your, so, halimbawa, ito naman yung binigay. Ano sasabihin sa inyo? Ano nerve? Supratrochial nerve. And it's a branch of what nerve? Of phthalmic nerve. V1. Okay? Trigeminal branch yan, right? Of phthalmic, maxillary, mandibular. So, ano yung mga branches ng phthalmic nerve? Of trigeminal. What's this? Supratrochlear, ito, supraorbital, ophthalmic nerve, V1, V is 5, trigeminal, okay? And, ebaw, ito naman binigay, ano ito? Supratrochlear artery, ito, supraorbital artery, and these are branches of what? Ophthalmic artery. Na nagdaan sa butas doon sa cranial cavity. Okay, now. And ophthalmic artery is a branch of what artery? Internal carotid artery. Okay? So, ophthalmic ay branch na internal. E, paano na itong artery na ito? You have now here your yan. Binigay ito. Anong artery ito? Anong artery yan? Position na dito sa harapan ng tega niyo. Ano yan? Superficial temporal artery. Branch siya ng anong artery? External carotid. Okay? So, external carotid, yung external carotid, siya yung artery na nandito sa loob ng parotid gland. Gumagawa ng serous saliva. Okay? So, you have here external carotid na pagdating sa neck ng antibody, magiging superficial. You have two terminal branches, superficial, temporal, and internal maxillary. So, branch ito ng ulit, external carotid. Pero ito, supratrochlear at saka supraorbital artery branches na? Ophthalmic. Na branch na? Internal. Ganun. Okay? Eh, ano naman ito? Yung nerve na to. Ito, facial to. Ito, facial yan. Para sa muscles of facial expression. Ito, ano nerve? Yung kasama-sama ng superficial temporal. Ano yan? Auriculotemporal nerve. Para makaramdam kayo sa skin dito, ng masakit. Okay, mainit, malamig, ordinary sense. And that will be, that is a branch of what? Di ba, ophthalmic eh? D1, ophthalmic, supratrochlear, supraorbital, maxillary, mandibular yan, mandibular. This one here is branch of V3, mandibular nerve. Anong nerve to? Auriculotemporal nerve. Nasama ng anong artery to? Superficial temporal. Na branch na? External carotid. Okay. Next. You have now here your, what's this? This one is Galea poneurotis.
only got one layer. S, C, A. Anong layer yun? Third. Okay? Attachment of frontalis at saka ano to? Occipitalis. Ano na supply ng frontalis ka? Facial. Temporal. Anong branch? Anong nagsusupply sa occipitalis? Facial din. And that could be posterior or retro. Bago yung facial, pumasok sa parating, pipigay muna yan ng branch. Posterior or retro nerve, branch of facial. Okay? Tapos kung ito ay galeria puneurotica, itong puti na to, hindi yan galeria puneurotica. Siya yung fascia na nakukover sa temporalis muscle. Kasi ito, orintra, superiorintra, posteriorintra, antiorintra. Okay? Ano naman itong artery na to? Posterior, orintra, branch of. Basta yung internal cartilage, walang branch dito sa labas ng head at saka neck, walang siyang branch. Okay, ang nakikita niyo dito, supratrochlear, supraorbital branch ng ophthalmic yun na internal cavity galing sa loob. Okay? Pero yung nakikita niyo sa labas, branch siya na external cavity. What's this? Posterior. Ito? Occipital. External cavity branches yan. Okay? Ano namang nerve to? Lesser occipital. Anteromus C2. So, cervical plexus yan. Ito? Greater occipital, C2 posterior ramus. So, hindi siya branch ng cervical plexus. Okay? So, that will be now your frontalis. Ano yung susunod? Where's your paper here? Na ayun, supra, ano yung binigay? Supra orbital nerve. Tapos, nandito yung cranial fossa. Okay, where's the cranial fossa here? Cranial fossa. So that would be, and then you have here, what's this?
Rotundo for Mang Sinari. Pakaramdam kayo dito sa kinang ng mukha. Ito naman, bahali para makalag-mix. Pakaramdam kayo dito and para gumalaw ang muscles para gumaya. Muscles of Asia. E ito, nasero. Para sa internal cardi artery. Yung internal cardi artery dito, hindi makita kasi nasa loob siya ng cavernositos. Napaglabas siya ganyan, magbibigay siya ng branches. Papunta dun sa ventricles, o ay papunta dito, ophthalmic, so galing yun sa internal cardi. Nasa loob, right? And then you have here, this is cella twista. Ang cella twista, maraming parte. Just like cella is saddle, tusica is Turkish, saddle, high front, tuberculum cella, high back, dorsum cella. And there's a depression, hypophysial fossa. And that will be for hypophysial for pituitary gland. Okay, ano naman to? It's pyramidal and it's a rock. Peter is rock. What is that? Peter, portion of the temporal bone. This one is flat. And now it is a flat cells? Squamous part. Okay? Of your temporal bone. Ano naman yung butas doon sa pitus portion? Internal acoustic dentus or internal auditory canal. Anong artery ang nasa loob? Internal auditory or labyrinthine artery. Okay? And anong nerve? Facial. Para dumalaw ang mukha nyo. At saka, there's ito po para makatinig kayo for hip and equilibrium. Okay? And then yung hungry form then, nandiyan yung beginning na spinal cord. Anong artery ang magsusupply sa brain na dumadaan siya? Cerebrum. Okay? Sa likod ng brain. And then, ito yung pinapadulo. Ito, sigmoid sinus groove. And this is what? Jugular. Diyan nag-end ang sigmoid sinus. Pero doon din nag-begin ang internal jugular vein. Tapos doon dumaan ang 9 and 11. 9, glossopharyngeal. 10, vagus. 11, spinal accessory. Dahil ang spinal accessory ay galing din sa spinal cord, dadaan din siya dito. At bakit siya tinawag na accessory? Kasi yung parte niya na galing sa medala ay sasama sa pen para pupunta sa muscles of the larynx and pharynx. Accessory to the vagus. Okay? So, ano yung susunod na number? Yung up here, number. So, the layer ako, neurotica. Tapos, you have now here your, walang po nung binigay dito, you have here your dura. So, you have here your dura of the brain, ilang layers? Dalawa. Ang dura ng spinal cord? Isa. Ang dura ng brain, outer, endosial, and inner, region. Ito ang endosial. Okay? Yun yung naka dikit doon sa cranial bone, sa loob, right? Then, you have here, on the surface, beneath your vessels, yung kapal, artery yun. Yung nandito, ay middle region artery. Sa opening of your heart. Or then, spinofo. Okay? Nagpagpumato, at okay naman yung dura, hindi sa anong bleeding ang meron? Heavy dural bleeding. Okay? And then you have here your pag tinignan nyo yung dura, okay, tinignan nyo sa itaas, okay, tinignan nyo sa itaas, so ito outer endosial. At yung dura, itaas na yung isa above the level of the toric cerebelli ang magsusupply doon sa jugular. Kaya pag may meningitis kayo, na-stretch itong dura na yan, masakit, yung kanya pain along the distribution of your jugular, right? Below your tentorium, ang magsusupply naman, vagus. Okay.
So, ang tendosya, doon sa loob, nandito sa loob yung dalawang cerebra, may extension, reflection, inner meridian, fat, cerebri. Sa itaas niyan, ano to? Superior, sagittal, sinus. And those are venous lacunae. Ang dami niyang at ilay kung saan ang CSM na galing sa dugo, babalik sa dugo. So, superior, sagittal, sinus. And the groupings of arm-like villi, you call them Paconian bodies. Okay. And then you can have something like this also. Inside your cerebral hemispheres, inside your cerebral hemisphere. Ito yung nasa itaas ng front cerebrum. Ano yun? Superior sagittal sinus. Sa pagitan ng dalawang cerebellar, nandun ang falx cerebelli. Anong sinus? Occipital. Okay? Superior sagittal, most often, itong falx cerebri. Okay? Yung falx cerebri, itong falx cerebri na to, okay, ay perpendicular sa tetorium cerebelli. At sa junction nila, nandun yung straight sinus. Okay? Sa ibaba ng falx, nandun yung inferior sagittal at sasama siya doon sa vein na galing sa loob ng cerebro. Internal cerebral vein or the great cerebral vein. Para maging, ano to? Straight sinus. Okay? So, ito na siya. You have now here your... Ayan. Itong superior sagittal, most of the time, continues dito sa right transverse. So if you see this one here, nasaan siya? You have your cranial fossa. Nasaan ang cranial fossa? If you have cranial fossa here, okay, nakatouch dito, tanggalin itong ano, ipapakita ko muna, right? This one here is your, okay? This one here is your right transverse sinus, where most often, this superior sagittal sinus will continuous with. Tapos yung straight sinus na nasa pagitan ng parcerebi, tentorium, most often dito siya sa left transverse. Okay, so you have here your left transverse sinus. Yun. Tapos inside the falx cerebri, ito, occipital. And they rejoin here, which is all influence of sinuses. Okay. Tapos, ito na ngayon yung loob. Ano yung binigay sa loob? May binigay pa sa loob? Kanina? Ano binigay? Inferior? Sagittal? So ito yung falx, your view from below, yung two cerebral hemispheres, ano to? Falx, cerebri. Anong yun ang sa iba pa? Inferior sagittal. Sasama siya sa vein na to. Great cerebral vein of Galen. Okay, ano to? Tentorium. Ano yung nasa baba niya? Cerebellum. Ano yung nasa itaas niya? Occipital lobe. Ano yung nasa pagitan ng dalawang cerebellar hemisphere? Falx cerebri. Ano nasa loob niya? Occipital sinus. Okay? So you have inferior sagittal sinus there. Okay? And then, ano pa? You have now here your... Okay. So, alam niyo, itsura ng dura, alam nyo itsura ng anitong puti? Ramon. Ang pagtilanggal nyo, bridges from one chalice to another. Yung pupunta doon sa mga IP yan yun. Kahit pinanggal niyan, at minanggaling sa susay, P yun na nakatap ninyo. Sa pagitan nila, yung subarachnoid space, sealed up with CSF. Okay? And then, you have here your
Okay. What's this? Internal occipital crest. Ano meron doon na attach? Fox, the belly. Anong sinus? Occipital sinus. Ano to? Internal occipital protuberance. Nasa labas, external. Ano meron dito? Confluence of the sinuses. Tapos dito ito yung cerebelli, nandito, naka-horizontal, attached sclerol, tapos may notch doon para dumaan ang midbrain. Attached dito sa pitus portion at saka dito sa occipital bone. Tapos yung attachment sa occipital bone, may blue form, what is this? Transverse. At pag tinanggal niyo yung tetolyo, makikita niyo sa ilalim na ito, blue form, sigmoid, sinus. Tapos sa dulo-dulo, ang opening? Ramen. Okay? This one is outer table, mopak, inner table, mopak, and this is the deep low, and this is where you find red bone marrow. Okay? Producing blood cells. Okay, tapos, you have now here your blood supply. Of course, you should know this. Saan ba ito? Ito. And to you, this is your brain stem. Your big brain is cerebrum, and the little brain, cerebellum, are joined by brain stem. And loosely speaking, it's made up of the midbrain, pons, medulla. Okay? Ito yung harapan niya. Pero, strictly speaking, okay, ito yung lipid niya. Kasama itong thalamus. This is the third ventricle here. But when you look at this one here, okay, hindi thalamus na nakikita niyo. Ito po ni nucleus of the basal ganglia. This is lentiform. And this one here is corpus callosum. This is septocarbuscum. That's the third ventricle. This is basal ganglia. Okay? And here, you can see the front of your midbrain. Ito yung harapan ng midbrain. At yung harapan ng midbrain, itong dalawa na to, para siyang tampay. Like a stalk. Like a pedunculus of cerebrum. Kaya ang pangalan sa kanya, cerebral pedunculus, itong harapan. Okay? Tapos interpedunculus fossa yung mando sa pagitan nila. And this one here is your pons. Ang ibig sabihin ng pons, bridge. Hello? Bridge ng dalawang cerebellar hemispheres. Okay? Tapos may groove siya. This is the sulcus for basilar artery. Okay? So, and then this is the front of the medulla oblongata, you have pyramid, and that's your corticus minor tract. And then you have your olive here. So you have 12 layers of cranial nerve. Tingnan nyo itong model na to. But it itong brain specimen, it's a part. Okay? Centric, wala na akong process. Basal part. And not only the blood supply, but also the cranial nerves, right? Okay, tsaka yung mga model ng brain. Tingnan nyo yung mga cranial nerves, the basal part. So, you have 12 pairs of cranial nerves. Yung unang dalawa, the first one, second one, hindi nanggaling dito yung mga nerves. Because lahat ng sampung natin nila, okay, na nerves, ay galing sa neurons dito sa loob ng brainstem. Except the first one ang nabulo sa ilong, optic nerve. Second one, galing sa mata. What is this? Optic nerve, optic chasm, optic chop. Okay? And then, yung lahat ng sampung galing sa brainstem. Okay? And then you have here, coming from the midbrain, in the inner pedunculum fossa, this is 3, and that will be 4. What do they do? They will move your eyes. Okay? Oculomotor, cochlear. Tapos middle pons, yung the largest, sa geminal view, ophthalmic, maxillary, medullary division. And then between pons and medulla, you have 6, 7, 8. 6 supplies the eye, look like glandular rectus. And 7 supplies the muscles of this, so you can express emotion, muscles of facial expression. 8 is the cerebrocochlear, so you can hear.
and for balance, right? For healing and equilibrium. And then not only the oil of 9 and 11. Ang 11, ang 9, glossopharyngeal, at 10, vagus. Ang 11, spinal sensory, cranial nerve to. Dapat galing sila sa brain. Pero itong spinal sensory, galing din hindi lang sa brain, kundi sa spinal cord. Kaya, spinal. At accessory, kasi yung part ng 11 na galing sa brain ay sasama sa 10, sa vagus. Accessory sa vagus, supposed to the muscles of the larynx and pharynx. And between pyramid and only this one here is your swelling cranial nerve. And this will move your tongue. Hypoglossa. Okay? So, titignan niyo yan. Ito yung ano, pinaka-last na. Ano yung titignan dito? Your arteries. Middle cerebral artery. Posterior communicating. Okay? Kanina pa lang, binigay ito mo. Ano ito mo binigay dito? Binigay ito. Ano ito? Number... Saan siya? Saan mo number yun? Ah, number 10. Internal acoustic gallus. Nasaan mo ito? Emerald. Specifically, anong mo ito? Venous portion of the temporal bone. Okay? And then, hypophyseal. What's this? Bosa. Pati na lang, ano meron dyan? Ipitay. Anong dura? Anong pumover dyan? Diaphragma, cerum. Okay? And then, you have here your blood supply. And the blood supply of the brain, dalawa. Yung magsusupply sa harapan, ha? Right. You have your internal cardiac. Yung magsusupply sa likod ng brain, posterior circulation, vertebral, nagaling saan? Sa alien. Anong parte? First portion. First portion, hip. Ang limunit nyo, vitamins, VIP, vertebral, internomaly, thylos. Okay? So here now, you have your... Yan. Okay? So here, you have your vertebra. Dumaan sa anong butas sa iskal? Corbe, mano. Pagdating sa anong parte na brainstem? Bones. Naging, ano siya? Cilar. Pag tinanong, ano yung mga terminal branches niya? Papunta doon sa likod ng cerebrum. Ano to? Posterior cerebrum. Tapos ano yung branch na pupunta sa... Ang itaas ng cerebellum na patikit sa occipital lobe. Ito nakikita nyo dito, inferior yan. Ibaba ng cerebellum yan, right? So, here, bago mag-posterior cerebellum, ano ito? Papunta sa itaas ng cerebellum. Superior cerebellum. Tapos inipit yung dalawang arteries na yun. Posterior cerebellum, tsaka superior cerebellum. Ito, oculomotor. So, pag may aneurysm dito, dilated, pwede yung you can have signs of acute motor injury, naiipit yung third cranial nerve. Okay? Tapos ito yung basila. Tapos ito yung ibaba ng cerebellum. At ito yung harapan. And this will be supplied by anterior, inferior cerebellum. Ito naman, posterior, inferior cerebellum. Yung itaas, superior cerebellum. Ano yung nakatikis sa itaas ng cerebellum? Occipital lobe o cerebrum. Okay? And then, pag nandito yung basila, tapos may artery na punta dito sa cerebellum, anterior, inferior yun. Yan. Cerebellum. Pag naman ito vertebra, at may nakita pang artery doon, pupunta dito sa cerebellum. Hindi pala yan. Hindi pala ito. Dito lang. Ano ito? Posterior, inferior, cerebellar. Galing saan? Vertebra. Of course, there will be variation, but that is usually what you see, right? So that will be now, and then you have the real thing. Okay, you have frontal lobe, this is longer fissure, temporal lobe. And this is Sylvian fissure, and this one here is pons, and this is medulla oblongata, that is cerebellum.
sexual nito? Libra. Okay, and this is? Masila. Okay, yung cranial nerve muna. Ito yung olfactory nerve, punta sa olfactory bulb. Axon, olfactory trunk. Ito? Optic nerve. Ito? Three, oculomotor. Middle pons? Lower pons? Six, seven, eight. Okay? And then you have here your, okay, vertebra, ito. Masila, yung pinakadulog, yung terminal branch niya. Posteriorvertebra. Papunta sa itaas ng cerebelo. Cerebellar. Ito naman, mula dito hanggang dyan, internal carotid, mula doon din doon, internal carotid na. Internal carotid, may branch na pupunta sa longium fissure, sa medial side ng frontal and parietal, above the corpus callosum, ano ito? Anterior cerebra. Panagtado siya ng maliit ang neurocommunicative. Yung pinakamalaki ng dito sa ciliary fissure, ano yun? Medial cerebra. Tapos yung dumikit sa posterior cerebra, ano ito? Posterior communicative. Okay. Sa pagmianong dahil dito sa pasila, papunta sa cerebellum, ano yun? Anterior, inferior, cerebellum. E pagaling sa vertebra, papunta dito? Posterior, inferior, cerebellum. Okay, class? Okay. So, I will end there. But I want you, okay, to take note of the meaning of the, as in, you be responsible to study during your break time, your face, muscles of the face, the blood vessels there, and the nerve, at saka yung cranial nerves. So yung totoong brain, okay, tapos yung mga model ng brain, pag-aaralan nyo, okay? So, basta alam lang din yung ibig sabihin, madali na siyang tandaan, okay? So, to close your eyes, it's circular, organize awkwardly. To purge your lips, orifice his mouth, organize orifice. Compress your cheeks, at cheek notes pala, sniff, compressor, namares. Okay? Elevate the up, dapat pala yun ako. Elevate the upper lip. Wala. Mayroon na liwi. Ito, alam ba, sa lang, pinasig.
wala nang elevator, labay si priority sa separate, but you have your zygomaticus minor and major. Okay? Elevate the angle of the lips. Taas yung angle. Elevator, angle, orange, organinus, depressor, depressor na to. Depressor, angle, orange, contraangularis. Ipapakita yung lower lip. Depressor, labay, inferioris. Okay? You pick up the cheek. Mentalis cheek. Mentalis. Greening, rhesus is greening. Greening answer. Okay? It's glorious. Okay? So all of these are supplied by the partner. Okay? So I showed you there, sa right side, okay, facial nerve, pero sa left side, hindi okay. You ask the patient to close his eyes. Nagamitin. Okay, so you can close it on the right, kasi okay ang patient. But you cannot do that on the left. You ask the patient to smile, but ano yung gagamitin nyo? So you have to dismage, or you cannot do that on the left. Alright? So, here goes. I'll see. Okay? Okay, class. So it's your responsibility now to do some mga free time nyo, like 11:30 to 1:30 every day, from 5:30 onwards, and mga 30 minutes lang, meron na kayo mga pag-aralan. Kasi class, if you are not doing well, okay, you're not getting good grades, you don't do the same activities that you're doing, otherwise you have the same result, the same grade. Because it's insanity to do the same things and expect a different result, and that is possible. That is crazy, right? So, kailangan iibat ninyo yung technique nyo. You have to do more than what you have been doing before. Kailangan mo makakalap nyo. Okay? So, you are the...